gusto ko na naman ulit. Yun naman ang makakapture. Ganun ang nangyari. So dito sa Healing Galing May, sa ating natural na paraan ng paggagamutan, sinisikap natin na maging holistic ang approach. Dahil katulad mo, ayaw maoperahan. Diba, Chef? Lalo na sa panahon ng gamutan, iiwasan mo na lahat ng may alat na mamantika. Yan ang klase ng alat na nadidevelop na bato sa abdo. No? Yung mga pag nagluto ng adobo ay napakaalat, di ba? Mahilig sa mga champuy. Yan, ay, sarap nun, di ba? Pero punong-puno ng alat yun, no? Tapos, yung mga balat ng manok na maalat, yung mga taba-taba, tapos hindi pa iinom ng tubig. Yan. Diyan, day by day, kung nakukonsume mo yan at ginawa mong on a regular basis, eh talagang magdi-develop into gallbladder stone. Kaya iiwasan mo na yon. Kasi sa susunod, kung maging successful ang pag-inom mo ng herbal calcutab under the Healing Galing Way gamutan, baka sabihin mo naman, may tumubo na naman. Kasi gagawin mo na naman yung ulit yung ginawa mo dati, di ba? So, magbabagong buhay na. Iiwasan na yung mga maaalat na yan, na mamantika, no? At sa halip ay alkaline hydrating diet na ang magiging focus ng daily diet. Tapos maraming tubig. Take 1 to 2 glasses of warm water kasi nasa abdo yan. Mas the best na tubig ay pinakamainit na kaya mong inumin, May. Dahil mabilis na makakatulong yon para maipupo mo ang mga berde-berdeng buhangin na yan sasama sa iyong daily poopy habits. Yan, no? At ang sarap ng usapan natin ngayon sa mga nag-aalmusal, di ba? Kaya bago mo i-flush at diretsyong i-donate kay Malabanan ang iyong deposito, May, titignan mo muna kasi ang initial intake ng herbal calcutab ay 10 tablets. Tama ang narinig mo, 10 tablets after meals, 3 times a day, kasabay ng proper hydration. Ngayon, kung properly hydrated ka, in a matter of 2 to 3 days, subukan natin yan, Chef, pwede nang lumabas ang mga berde-berde sa pagpupi. Ngayon, pag nakita mo na, wow, may green na, nagfa-flushing ka na, pwede mo nang i-reduce ang intake ng herbal calcutab from 10 tablets to 6 tablets na lang kasi nagfa-flushing ka na. So, tuloy-tuloy yun. Nararamdaman mo yung mga symptoms ng parang merong umiikot-ikot, no? Na parang mahangin na umiikot-ikot na kabag sa iyong tiyan, mawawala na. Kung madalas kang nagpapayutot-yutot, nagpapadighay-dighay, mawawala yon. Or yung isa pang sintomas ng gallbladder stone, yung hindi makayutot-yutot at hirap na hirap dumighay. At yung pagkain, maaari kasing pag meron kang gallbladder stone, yung ang sarap ng kain mo, parang mahirap kang busugin. Afterwards, gutom ka na naman ulit. Or yung isang opposite niyan na pagsimulang kumain, kahit gutom na, mga 2-3 kutsara lang na sinusubo, busog agad. Yun ang mga sintomas na dapat mong tignan. Pag nawawala na yon, getting better na. So, ang aabangan mo na lang ay yung 3 sunod-sunod na araw na wala nang lumalabas na berde sa pupi. Yan. First day, wala na. Second day, wala na. Third day, wala na. Tapos na ang pag-inom ng herbal calcutab. Yung iba kasi, intermittent lang. Uy, na-excite unang araw, wala ng green. Ininto. Eh kung inihinto, meron pa pala. So sasabihin mo na naman, hindi na ubus ng herbal calcutab, may natira pa. Ubusin natin, hintayin natin yung 3 consecutive days. Tapos sabayan mo ng hydrating diet. Ganun lang kasimple at kailangan mong ilabas sa iyong katawan sa tulong ng herbal calcutab at proper hydration. Okay? May idadagdag ka ba, Chef? So, yung na-experience na ating kapatid na si May, ay yanghong po. Mainit po ang kanyang system at mahangin. So, kailangan po kaya natin i-reverse. Kaya umiikot-ikot sa tiyan eh, no? Kaya umiikot-ikot sa tiyan. Kailangan natin i-reverse yung nararamdaman niya by hydrating our system and kailangan mo rin ilabas yon by the glow. Ganun lang po kasimple pagka mga bato-bato ang pag-uusapan using herbal calcutab and proper hydration. Yung pag-kidney stone naman po, calcutab pa rin. Pero sa pag-wiwi nyo aabangan, lalabas ang mga buha-buhangin. Matapos ang usapang bato, magpapatuloy po ang inyong kinagigiliwang healing show ng bansa. Ang Healing Galing sa TV, Year 5 na!
Nanay, ano bang ginawa niyo sa leeg niyo? Sabi ko, nag-inom ka ako ng healing galing eh. Wala na raw siyang ooperahin sa akin. Kinonfirm na nila na wala ka na po. Oo, wala na. Cyromegaly na gumaling nang walang opera? Ikukwento ni Doktora. Cyromegaly! Susunod na sa Healing Galing sa TV. Year 5. Kung may nais po kayong idulog o ikwento, aasahan po namin ang mensahe ninyo. Pwedeng sa email, Facebook o sa YouTube. SMS or sa koreo. At sasagutin namin on-air ni Dr. E sa Healing Liham for free. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV, Year 5 na! Kapiling ko na po ngayon si Mrs. Maria Luisa Tan. Hindi ka ano-ano ni Nestor Tan. Magka-apelido po kayo ng aming Nestor Tan dito. Pero kumusta na kayo ngayon? Mas mabuti na talaga ngayon. Mas mabuti na ngayon. Nung panahon na kasagsagan ng pagluluto ni Luisa, bilang napakasarap magluto, siya po ay cook. Dati hindi pa uso nun ang mga chef eh. Hindi ka pa tinatawag na chef noon. Cook, di ba? Mula umaga hanggang hapon ba o ginagabi rin? From 5 to 10 p.m. 5 in the morning? Opo. Hanggang alas 10 ng gabi? Opo. Wow, super chef ang dating mo. At hindi lang po basta-basta ilang tao lang ang pinapakain ng niluluto ni Luisa. 300 persons? Opo. Every day? Opo. Wow, nung natapos ang kanyang career sa pagiging cook for almost 9 years, doon niya naramdaman ang cyromegaly. Sa tingin mo kaya, dulot yun ng naging hanap buhay mo? Parang naging hanap sakit ba yun? Opo. Siguro po, sa pagod, ang nangyayari kasi pag pagod ako, iinom ako malamig. Pagod na, iinom ako malamig. Tapos tikim ng kung ano-anong maaasim, tapos malamig. Puro malamig. Opo. At parang mas nakakalamang ang iniinom mo dati kaysa sa tubig ay yung mga may kulay at may lasa, tama? Opo, soft drinks. Soft drinks talaga? Opo. Wow! Yun yung sinasabi po natin ng mga mabubulang inumin, mga kapatid, na hindi dapat panay-panay. Pero nung panahon na cook si Luisa, yun na yung pinakapang-relax mo eh, no? Luto. Diba? Halo ng halo, tapos serve. Tapos, ang dami mo namang assistant na nagsiserve, pero okay. Parang ikaw ba nagbubuhat ng mga niluluto mo? From ano po, sa pamimili, ako. Ayun, mula pa mamalengke. Opo. Pero may assistant ka? Sa ano lang o, sa kusina. Ah, ikaw, bit-bit talaga? Ako lang ito. Tyromegaly pa more, di ba? Iniisa-isa po namin ni Luisa yung mga pinagdaanan niya kung bakit humantong sa bukol dun sa kanyang leeg, no? Cyst at tyromegaly, ito nangyaring ito. Tapos, ang madalas paborito ng mga Pilipino, sinigang. Yun ba'y everyday ay niluluto mo? Hindi naman, no, every other day. Pero pag hindi naman sinigang, paksiw. Paksiw. O di, pareho rin. Pareho may asim. Yun kasi ang paborito natin, mga Pinoy, ano po, gusto natin pumapangit yung mukha natin habang hinihigop ang sabaw. Notwithstanding na ang resulta sa katagalan at kadalasan nun ay bukol na. Tapos, ilang basong tubig lang naiinom mo noon sa tingin mo? Hindi po ako nagtutubig, soft drinks lang. Ay! My goodness! Tapos, yung pinaka-source ng tubig mo siguro ay sabaw? Opo, yung mga sabaw ng sinigang, nilaga, yan. Tapos, may asim naman. Kaya buti isang klaseng bukol lang ang tumubo sa'yo. Kasi lagi natin sinasabi, too much of mga acidic foods, yung mga highly fermented, yung mga ginagamit na mga patis, toyo. Siyempre, ikaw din unang titikim nun bilang cook. Oh, mahilig diba? Ko ako sa bagoong. Bagoong pa. Mahilig pa sa bagoong. So, kailan ka lang talaga natutong uminom ng tubig? Nung nagagamutan nung na sa hiling-hiling? Noon lang. Pinilit ko yung hanggang 12 na baso. Glasses. Kinaya mo naman. Opo. O, tignan mo. Pag may katulong na tubig, mas mura ang gamutan.
Diba? Noong una po mga kapatid ay o-operahan na sana si Luisa. Pakikwento mo nga ano ang nangyari dyan sa operasyon na yan. Una po kasi nung iinom ako, nabulunan ako sa tubig. Nabulunan po ako. Okay. Nagtaka ako, bakit nabulunan ako? Tubig naman yung kinakain ko. Mm. Nagpunta po ako sa ospital, nagpa-ultrasound ako. Tapos ang ano po, advice po ng doktor, o-operahin. Pag dinig ko ng opera, ninervous ako, naalala ko po yung tatay ko. Mm. After operation, 2 months lang na namatay. At tatay mo, nagpa-opera, sa ganun din ba? Thyromegaly din? May cyst din? Opo. Ah! Kaya natakot ako. Pero hindi ako nagpahalata doon sa doktor. Sabi niya, sige, i-operahin ka namin, nanay, pupunta ka ng ganitong buwan. Pumunta naman po ako. Okay, bumalik kaso naman. Lang, nung naka-schedule na ako, pinunan ako ng dugo, tsaka ng ano, tumas ang sugar ko ng nasa 200. Oh, sabi niya, hindi ka natuloy. Namin pwedeng operahan. Sabi ko, salamat. Sa loob-loob ko lang. O baka naman ni-nervous ka kasi tumas sa nire-schedule. Oh, in-schedule nila ng 2 months uli. Pagbalik ko, tumas naman ang presyon ko. 180 over 120. Nag-high blood naman. Ninenerve. Ayaw magpa-opera. Sabi ng doktor, nanay, pag ganyan kayo ng ganyan, hindi namin kayo ma-opera. Yung bukol nyo, ikamamatay nyo yan. Sabi niya, sige, schedule nung natin, July 27. In-schedule yon, talagang desidido na rin akong magpa-opera sa okay. Totoo lang. Yung pangatlo na opo. Yan. Kung naisip ko, makapunta nga sa Healing Galing kasi nakakita ko sa TV, may Binyan. Binyan outlet. Opo. Eh, napalagay.